today, mag-unbox tayo. And, ayan, ngayon, i-spoil po natin si Taki at saka si Hal. Natulog po dun sa dulo. Pasensya na po kung makalat ha, kasi ginagawa po ang aming room. Kaya, dito muna tayo sa kapilang kwarto. Meron pa ako dito, ayan, mga gamit to sa pusa. Yun lang. Anyway, so yung first item ay yung smallest. Nabuksan ko na siya, guys. And this is a spoon para sa cat food. Super nice niya. Ang cute. And then, ito naman yung cover para sa mga delata, sa mga wet food. Meron siyang ganyan para sa iba't ibang sizes na can. Ayun, ng wet food. So, color blue kasi I have two boys. So, let's proceed dito sa malaking box na ito. Ayan. And ito naman ay wet food. And ito yung sumalubong sa pagbukas ko. Ayan. Ang dami niya. So, hindi ko alam kung anong basa dyan, ha? Pero Italian brand kasi to. So, maybe it's mongge. Pati siya. So, duck, turkey. Ayan. So, tigtatatlo. Yun yung itsura niya. Turkey, pate, and duck. Napate. Yung mga ipapakita kong cat food ngayon, nakita ko lang siya sa TikTok ha, kasi meron akong pina-follow na sobrang galing niya mag-prep ng meals ng cat niya. So, na-inspire ako. Depende pa din yung sa cat kasi merong cheeky eater. Like to. Sanitize niya to. So, meron itong dalawang lovable. Ayan, lovable. Ito naman ay para sa prevention ng heart diseases. Ayan, baramundi. And ito naman yung isang flavor, guys. Salmon siya. Ayan. Tapos, meron ako mga ilang piraso nitong, yun ulit, munch. Hindi ko talaga alam kung paano siya basahin, sorry. Ito naman yung turkey flakes with carrots. And then, meron ding ilang piraso na ganun din. Ito naman ay chicken. Ang dami na ako nabasang mga ingredients na dapat iwasan, like preservatives, mga artificial dye. I-search nyo na lang kung gusto nyo malaman. Anyway, this is Cindy's recipe na pate ulit with chicken liver. So, ito yung madami akong pinili kasi parang asarap niya. Charot. Hindi, kasi dahil siya ay complete and balanced. So, yun guys, pag magpapakain kayo ng wet food, dapat daw talaga may nakasulat na complete and balanced. Yun talaga, para sa mas magandang nutrisyon. Meron tayong pate with beef at saka pate with salmon. So, ayan. Yung maganda sa wet food ay mas na-hydrate sila kasi tamad silang uminom. Pero binibigyan ko pa din sila ng dry food, guys, as a snack. Kasi yung dry food nila, urinary care siya. So, parang hindi ko din siya pwedeng tanggalin ng todo para sa urinary health nila. Okay, so next tayo mga seeds. Ayan! Plate, ceramic siya, guys. Gusto ko nito kasi, di ba, parang pinggan talaga siya. Ito yung patungan niya, para elevated siya. Kasi mas okay para sa pets. Yung elevated yung kinakainan nila, para hindi sila super nakayuko. Super nice! Ayan, gold yung pinili ko. Pagkakain nila, huhugasan nyo na agad. Kasi pag nag-zoomies sila, malamang basag yan, sis. So, ito yung next. Ayan, napakadami niyang dyaryo sa loob. Pero ganyan lang siya. Ayan, nakita ko din to sa TikTok. Ito yung Keen Bites Antarctic Krill Bucket. Natural antioxidant, healthy skin and organs. So you can serve this freeze-dried na food na may konting water para magkamera siya ng moisture. Or kung treats naman, abutan nyo lang sila ng konti-konti. So ayun. And sobrang bango niya. Para sa akin, nababanguhan ako. Hindi siya strong yung amoy. Yung amoy niya, guys, dilis. Ang bango. Nakakatakam. Lalaway tuloy. Dito na tayo sa pinakamalaki na malamang po ay nakita nyo na sa thumbnail. Buksan ko na siya. Dalawa nga pala to. Nakadikit siya dito. So, now we're gonna open this huge ass box and I know you guys already know what's inside this. So, diretsuhin na natin. First ay ito. This is a pillow. So, I bought this one because this tower has a parang box or luga. Tapos, ayan. Perfect to. So, smallest size to. Yun yung pinili kong kulay para matchy-matchy dun sa tower kasi it's wood. So, ayan. Ano lang siya? Kumot, unan, ganun. Tulugan. Ayan, mag-assemble na din tayo mga Mary Cakes habang nakalat. Ito. Yay! So, ayan. Meron siyang kasamang instructions.
on how to build it. Sakit na ng likod ko. Sorry ha, kung akita kayo po. Sobrang bilis ang deliver nito, like, one day. Ito yung... Ay! Actually, ito yung hanap-hanap ko talaga sa cut tower. Yung may bowl. Kasi na-imagine, ang laki niya, oh! Kasi nga, meron nga ako nabili na pillow. Tapos, buti sobrang sakto lang. Small yung size nito from the same shop lang nito. Ayan, feel na feel niya. Kanina. Pero ayan, nakatayo na siya at mag-ingat lang kayo pag nag-assemble kayo niyan kasi nasugatan ako. And nga pala, hindi pantay to. Ayan yung nasa likod na malaki dyan. Kasi meron lang akong kailangan baligtarin. Parang kailangan ko lang baligtarin yung top part nitong cut house. Ayun, maaayos yan. So bukas mo na lang gagawin kasi antok na ako. Pero ayan na siya, nakita niyo naman na medyo ine-explore pa nila. Tapos si Taki, sa ganito niya type, ayan, sa ganyan niya type, dyan siya nag-e-enjoy sa mga may bubong. So, pansamantala lang yan dyan, kasi hindi niyo pagkudignan sa mismong room namin. Kasi nga ginagawa siya, nire-repair. Hindi nga pala natutulog sa ganyan si Howl, hindi din siya mahilig sa mga fluffy na tulugan. Kasi sa ngayon, gusto niyo ba siyang makita? Ayan si Howl ngayon. O, diba? Ayaw niya sa mga malalambot, guys. Ayan, ganyan na mga trip niyan. Kaya malabo din talagang tumambay yan dun sa cut house. Kasi nga, hindi siya mahilig mag-curl. Ganyan siya matulog. Parang siyang tao. O, tignan niyo. Parang ang lalim ng iniisip. O, diba? Ang lalim ng iniisip. Diyos ko po, mukhang daga. Oh, my. So nga pala, hindi ko alam kung masusundan pa yung mga ganitong pet essentials ko na video. So kung interested kayo, sa TikTok nyo na lang ako i-follow. Kasi nag-a-upload din ako doon ng mga cat food haul, ganyan. And mag-a-upload din ako doon ng kung paano ko i-prep yung meal nila. So ayun, na-inspire kasi ako doon sa pinapanood ko nga sa TikTok na si Feline and K9. Yun, that's it for today's video. And I hope I'll see you on the next one.